What up guys? In today's video, pag-uusapan natin ang Metro Manila Subway. Paano nga ba kinoconstruct ang napakalaki at napaka-engranding proyektong ganito? Kaya kung interested ka, panoorin mo ang video na to. Nasa bansa na ang cutterhead na parte ng gagamiting tunnel boring machine para sa gagawing Metro Manila Subway. May ulat on the spot si Salima Refran. Ang cutterhead ang pinakamalaki at pinakaimportanteng bahagi ng tunnel boring machine. May bigat na 74 tons, 7 metro ang diameter nito. Okay guys, sabi dito 74 tons yung cutterhead ng tunnel boring machine. So, gaano ba kabigat yung 74 tons? Para na rin yung katumbas ng 7 elepante. Ganun yun kabigat. Then sabi niya, 7 meters naman daw yung diameter niya. Para na yung dalawang bus na magkapatong. So, ganun kalaki yung cutterhead na to. Laki. Okay guys, ano nga bang tunnel boring machine? Bali, yun yung ginagamit na equipment para mag-excavate ng mga materials sa ilalim ng lupa. Habang ginagawa niyo yung excavation, ina-assemble rin niya yung mga precast na concrete shells na bumubuo dun sa mismong tunnel. So, habang naghuhukay siya, kinukonstruct rin niya yung mismong tunnel. Paano ba ang process ng paggamit ng tunnel boring machine? Para hindi na gaanong mahaba yung tunnel boring machine, TBM na lang sabihin natin ha. So yung TBM, yung mga parts niyan is dinideliver sa site by pieces. Kasi napakalaking machine nito, diba? So i-disassemble nila yung parts, tapos i-deliver nila sa site, then doon nila i-assemble ulit. First process is maghuhukay sila ng shaft. Shaft is parang malaking butas yan sana, doon mo ipapasok. Bali, yun yung entry point ng mga parts ng TBM. Bali, one by one, ipapasok mo yun sa loob ng shaft using a crane. Typically, ang depth ng mga tunnels is 15 to 20 meters, but pwede rin siyang deeper, pwede rin shallower. So, depende lang yun sa design. Assuming 15 meters deep yung tunnel na gagawin nila, so gaano ba yan kalalim? So, 15 meters para rin yung dalawang giraffe na magkapatong. Pero yung hindi baby giraffe, ha, yung malaking giraffe. So, malalim talaga yan. Then, after nila ma-deliver lahat ng mga parts sa ilalim ng shaft, i-assemble na nila yan doon. So, parang Lego lang yun, assemble na yan nila. Ang second step naman ng process is the mining phase. So, start na yan ang paghuhukay. So, guys, alam nyo ba na ang TBM ay may driver? So, hindi yan siya parang robot lang na naghuhukay kusa. Meron din yung drivers na nagmamaneuver ng mga TBM. So, guys, may dalawang types of cutter na ginagamit sa mga TBM. May tinatawag tayong roller cutter at scraper. Bale, yung roller cutter, yun yung unang umaatake sa mga lupa. Bale, siya yung nagka-crush doon, siya yung nagbe-break sa kung anumang nasa ilalim ng lupa. Tapos yung scraper naman, yun yung nag-e-excavate ng mga softer na materials. So, for different geographical characteristics. So, sa iba't ibang klase ng lupa, iba't ibang TBM rin ang ginagamit nila dyan. So, after ma-scrape yung mga lupa, ma-break, ma-scrape, madugmok yung mga lupa na yan, kinukolekta naman to ng mga tinatawag na buckets. Bakit mo ba ang tanongin? Bakit? Bali, mga buckets na yun, yung mga kumukolekta ng mga lupa sa bottom part ng TBM, tapos dinadala to sa isang conveyor belt hanggang papunta dun sa entrance ng mismong tunnel. So, guys, meron yung palang tinatawag na thrust jack. Mali, H pala, TH. So, may tinatawag silang thrust jack. So yung thrust jack na yun, yun yung nagpo-push sa mismong tunnel boring machine forward. Bali, gumagamit sila ng mga hydraulic pressure sa mga thrust jack na to. Yung thrust jack, yun yung parang mga cylinder pipes na nasa TBM. So pag nag-extend yung thrust jack, yun yung nagpo-push forward sa TBM. Tapos pa fully extended na yan, magre-retract naman yan. Babalik naman yung sa dati niyang anyo. Then, push na naman. Then, balik na naman. Push, pull, push, pull, push, pull, push, pull. So, yun yung process para mag-move forward ang TBM. So guys, alam nyo ba yung thrust jack niyan is nagbibigay siya ng 44 million horsepower. Gano ba kalaki yun? Gano ba kalakas yun? So, yung pinakamagandang Ferrari at pinakamabilis na Ferrari mabibili mo, nagbibigay siya ng 1,000 horsepower. So, isang Ferrari lang yun, ha, na sports car. So, 44,000 more horsepower! So, imaginein mo na lang yun, di ba? So, grabe yung engine siguro nun para ma-push na yung mga lupa sila sa underground. So, ang third phase, guys, is i-build na ng TBM yung mga concrete na mga shells ng mismong tunnel. So habang nagpo-push forward yung TBM, ini-install rin nila yung mga precast concrete shells na bali yun yung mismong shell o yung lining ng mismong tunnel. So para habang pumu-forward siya, kung ano mang nasa likod ng mga lupa, hindi siya mag-collapse. So syempre, mabigat rin itong mga concrete shells na to. So paano ba nila ito ini-install? May tinatawag silang erector. Bali, yung erector na to, yun yung gumagamit ng mga suction pads para yun yung mag-i-install ng mga concrete segments. Bali, suyupo na ba? Ay,
isak niya yan, tapos i-astar na nila. Sak, then lagay. Sak, lagay, sak, lagay. So, paulit-ulit lang yan. Para habang nag-excavate, binibuild rin nila yung mismong concrete tunnel. So, di ba? Napaka-efficient itong process na to. So guys, ano bang mga advantage nitong TBM? So first, hindi mo mamalayan na may construction pala sa ilalim ng lupa. Kasi nung unang panahon, nung wala pang mga boring machine na ginagawa nila, ini-excavate nila yung lupa na nandyan. Excavate, tapos i-construct na nila yung tunnel, tapos ibabalik na naman nila yung mga na-excavate na lupa. So very, ano yun, disturbing. Sobrang nagbibigay siya ng malaking epekto sa traffic dahil nadidisturb niya yung traffic. Second, it can be used in urbanized and high traffic areas. So sa Manila guys, syempre, sobrang traffic dyan, diba? Natry ko yan nung dati, umuwi ako sa atin, traffic talaga. So guys, kahit na busy yung flow ng traffic sa ibabaw, pwede pa rin nila ipagpatuloy yung construction sa ilalim ng lupa. Siyempre, kung may advantage, may disadvantage, di ba? Ang disadvantage yan is, napakamahal nitong proyektong ganito. Napakamahal ng ganitong proyekto, guys. So sabi, the contract with a total approved cost of almost 367 billion pesos and financed by the Japan. Pinainance pala tayo ng Japan. Okay. 367 billion guys. So, mahal kaayo nunsa. So, although efficient and effective itong ganitong process, construction process, kailangan mo ng maraming pera. Third, the transportation of the materials is difficult. So, di ba sinabi natin kanina yung mga parts nitong TBM is dinidisassemble nila, then inaassemble nila ulit sa mismong site. Dahil sobrang laki na mga parts nito, guys. So, ni mo siya pwede i-travel lang yung mismong buong TBM. Sa kalsada ba, o sa langit, o sa barko, ewan ko. So, kailangan mo ng mas mataas na time or period for mobilization. Siyempre, sa mga ganitong proyekto, di ba, mga napakalaking proyektong ganito, ni talaga may iwasan ng mga challenges. Ano bang mga challenges na pwedeng kaharapin nitong proyekto na to? Unang-una is safety. Oh my God! Hindi naman bago sa atin, 'di ba, na parang may bago na namang aksidente sa Skyway Stage 3 ba 'yun? 'Di ba, nagkaroon ng aksidente doon. So, safety should be highly prioritized. Second na challenge is for the workers. So, pag nasa ilalim ka ng lupa, syempre malaking machine 'yan, 'di ba, na umiikot. So, sobrang masakit 'yan sa tenga. So, as much as possible, dapat may mga earplugs silang ginagamit. Third challenge naman is yung pagtransport ng parts ng TBM from sa taas papunta sa ilalim ng shaft. Diba gumagamit sila ng mga crane? So, pag may crane na yan, syempre, minsan malalakas ang hangin. So, kunting galaw lang ng hangin, mahulog, Jonathan. Alam, mahulog! Kaya guys, itong ganitong klaseng project or construction, slow process to, slow operation. Kasi konting mali mo lang, konting wrong move mo lang, wala, GG guys. Finish na. Yung mga parts na yan na nasira, babalik na naman dun sa factory, aayusin nila, then babalik na naman, transport na naman. So, mas mahabang time yun na nasayang. So, sa paggamit ng tunnel boring machine, dapat slowly but surely. Sakto ba? Alright guys, kung marami kayo natutunan sa video na to, please hit that like button. Malaking tulong na yun guys para sa video na to, para mas ma-share pa to sa mas marami pang tao. Kaya hit that like button, smash that like button. Okay? Please lang. Paki-like bitaw guys. Alright guys, see you in the next video. Bye!